topic po natin, limang babala sa nagkakaedad. Mahirap magsabi kung sino nagkakaedad. Pwede bang 40 years old? Mas bata, 50, 60, 70. Pag-abot sa isang edad, sa ibang tao, edad 40, mararamdaman na nila itong mga sintomas. Ito 1 to 5 na babanggitin ko. Yung iba, edad 50, 60, 70 years old, bago nila itong mararamdaman. Point ko lang, oras na maramdaman nyo na itong mga sakit na to, wag na tayong magulat. I-expect na natin. Ako, edad 40, 50, doon nararamdaman ko na to. Dati hindi ko nararamdaman . Baka mangyari to at pag nagkakaedad, halos normal na nangyayari na talaga ito. Number one, may problema sa balance. Okay? Dati, kaya-kaya natin tumakbo, isang pa, pagbata tayo, di ba? Laro na laro, walang problema sa balance. Pero pag nagkakaedad, mas may hilo na kasi. Pag mas matanda, mas nahihilo, mas umiingay yung tenga, mas malabo ang mata. Edad 40 years old, di ka na makabasa ng malapit. Pag ganyan di ba, kahit ako, okay lang, taas na ng grado ko, 200 na nga . So, pag may balance issues, iwas aksidente. Sa pagbangon, delikado, sa pagligo, sa paglakad. Kung aakyat ka pa ba ng mga hagdanan na matataas, di ba, ingat po tayo. Number two, mas masakit ang katawan. Dati, di masakit ang katawan, di ba? Kahit mag-jogging ka, tumakbo ka ng malayo, bali wala, itulog mo lang. Ngayon, konting galaw, masakit na ang katawan, baka arthritis, osteoporosis. Pagdating sa exercise, ang pinapayo ko nga, medyo moderate na lang. Depende lang po to, kung kaya nyo, sige, walang problema. Meron dyan, nagsasabi, 50, 60 ako, kayang-kaya ko, Doc, takbuhin. Pwede naman, siguro kailangan kompleto check-up mo. Pero para sa akin, mas safe na konting hinay-hinay. Number three, mata at tenga. Mata mas lumalabo, tenga mas humihina. Ayan, kasali yan. Number four, mas hingal na ngayon. Dati, kaya mo talaga maglakad ng malayo, kahit masyado mainit, kaya mo. Number five, yung baga, parang minsan mas may plema. Mas madali tamaan ng trangkaso, pulmonya. Ang tiyan, mas makulo, mas masakit. Dati, kaya mo kumain napakabilis. Ngayon, parang iba na siya. Ang puso, baka mas mahina. Yung iba kasi sasabihin, kaya ko lahat yan. Pero magugulat kayo, may tao na edad 50, biglang na heart attack. Walang naramdaman. Bakit biglang na heart attack? Ibig sabihin, di na pala niya kaya. Yung ginagawa niya sa edad 50, 60, yung ginagawa niya sa edad 20, hindi na nga po pwede. Pero pa nagkakaedad, mas hindi na kaya . Kasi nga po, tumatanda. Ito po, sa pag-akyat ng hagdanan, marami natutumba. Sa ilaw, sa mga... Kaya nga dapat po, mas i-adjust nyo yung bahay nyo na mas maingat na. Siguro sa banyo, lagyan ng mga hawakan. Dati, di ba, kahit wala nang hawak-hawak sa hawakan, akyat, baba. Ang dizziness at vertigo, nasa pagtingin yan sa baba . Pagtingin sa baba, dyan na vertigo . Ano? Baka bigla kayong matumba. May ganun yun sa pagkakaedad. Ito, balance exercises, napakalaga. Lalo na pa nagkakaedad. Kahit bata kayo, okay din. Stretching. Dati, kaya-kaya nyo i-stretch, di ba? Lahat kaya kunin . Kasi nga, nagkakaedad, bumabagal ang metabolism, mas sumisikip yung mga muscles natin. Mas nagkakaroon ng arthritis. Mas matunog. Matunog ang kamay, matunog ang leeg. Lahat mas matunog siya. Pero pa nagkakaedad, sorry to say, tuloy-tuloy tayo sa exercise, 50, 60, 70 years old, pero para lang i-maintain ang lakas natin. Tulad na sinabi ko, mas masakit ang katawan, tuhod, likod, yan, dahil sa arthritis pa nagkakaedad. Kaya kailangan mo mag-stretching at exercise. Basic exercise lang, jogging, stretching,
pag nag-i-squat kayo, half squat na lang. Kasi pag full squat, baka hindi na kaya. Tsaka may silya, oh. May suporta para hindi masyado bumagsak. Pag mag-i-stretch ng paa, hahawak sa silya. Yan, oh, lagi na may silya. Ito, pag-stretching ng kamay. Marami ako mga video sa mga stretching. Pagdating sa baga, humihina din ang baga eh. Pag nagkakaedad, mas may plema. Ang puso, humihina din. Ang kidneys, humihina din. By age yun eh. Minsan, 50, 60 years old. Pati yung utak, yung memory, mas humihina din. Kaya nga, babawi tayo. Sa paghinga, pwede kayo mag-abdominal breathing. Yan po, pwede nakahiga, nakaupo, isang kamay sa tiyan, isang kamay sa dibdib. Paghihinga, papalakihin yung tiyan. Hinga, tiyan, palakihin. Mas maraming hangin makukuha mo. Abdominal breathing yan. Kaysa ito lang. Kaysa dibdib lang, kailangan tiyan. Diaphragm ang bumabanat para mas maraming oxygen. Exercise. Tamang pagkain, yan, check up, pampalakas ng baga at ng puso. Pag may edad na tayo, sana naman mas nakaipon tayo ng pera, doon natin babawiin. O sana mas meron tayong may tutulong sa atin, kailangan nyo na rubber shoes na maganda. Kasi nga doon nyo na babawiin eh, mas sustansya yung pagkain na kakainin. Kasi nga mas matanda na, mas maraming vitamins at supplements na naiinumin din. Kasi nga mas may edad. Pagdating sa tiyan, dati kaya mo kainin lahat, di ba? Potato chips, soft drinks, walang problema. Pero kung 50, 60 na, hindi na kakayanin mo. Una-una, matanda na, and mas makulo na ang tiyan. Gawin nyo na lang mas masustansya. Di ba? Para hindi magka-GERD, hindi magka-gastritis, hindi mag-constipation. Marami tayong mga problema. Irritable bowel, ito pa, diverticulosis. Minsan, pag kulang sa fiber, kulang sa gulay, ito nagiging sakit. Kumain na mas mabagal, okay? Mas masustansya na. Damihan ang pag-inom ng tubig. Mas magpapa-check up, huwag magpapataba. So, mas may edad, more check up, blood test, blood sugar, blood pressure, mas masustansya pagkain. Mas maraming vitamins ang kailangan. Sabi dito, it does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. Ibig sabihin, pag mas may edad, wala naman sa speed eh. Pwede naman mas mabagal eh. Bagalan nyo na lang para mas sure, pero mas magagawa mo naman. Sana nakatulong to kasi marami ako nakikita na aksidente ng maaga. Na heart attack na maaga. Kasi isip nila, bata pa sila, go nang go. Travel ng travel, puyat, inom, tapos biglang bibigay na lang yung katawan nito.